Hey guys, kamusta po kayo? Again, ito po si Ron Herrerezus. Kung bago ka sa akin channel, palike, share, and subscribe na lang po. So, para sa videong araw na ito, or for today video, tinagalog pa eh. For today video po, pag-uusapan natin kung bagong dating ka dito sa France. Ano yung mga kailangan gawin, ano yung kailangan at sikasuhin, at paano makakuha ng trabaho, kung saan ka manggaling ng bansa, kung galing ka ng Poland, galing ka ng Czech Republic, galing ka ng Croatia. So, yung work ang pag-uusapan natin dito ngayon kung paano dumami yung trabaho, kung paano magsimula at paano kumita. So, stay put kayo guys. Salamat! So ayun, sabi ko nga guys, kung bagong dating ka dito sa France, ang mahirap magsimula dito sa Paris, France actually. Karamihan ng mga kakilala ko dito, including me, na hirap magsimula kung paano maghanap ng trabaho, kung paano maghanap ng part-time, umisip ng pagkakakitaan, at iba-iba pa kung paano talaga kumita ng pera dito sa Paris. So, nung ako guys, ikuwento ko ulit, pagkakaalam ko, nagkuwento ko na yung konting istorya ko dito sa France, kung paano yung simula ng salary ko, magkano yung nakukuha ko monthly nung lumipat ako dito. So, yun guys, kung bago ka, alimbawa, nagbabala kang lumipat dito sa Paris, ang pinaka-importante dito sana is kung meron kang kamag-anak, kaibigan, or kakilala. Pero mas maganda, hindi lang yung kakilala eh. Mas maganda sana relatives, best friend, na kilala mo personal, hindi yung nakilala mo lang through online, and then kamag-anak, or dating kasama sa ibang bansa, for example, Kuwait, dati mo siyang kasama sa Kuwait. Yung mga ganun ba? Pero minsan hindi rin eh. Mamaya ipapaliwanag ko kung paano, or bakit. So guys, ayun nga, nung kami, or ako, example na lang ako, nung lumipat ako dito is, ang kakilala ko lang is yung mag-couple na nakasama ko dati sa Abu Dhabi, si Kuya Angel at Ati, Kuya Angel, si Kuya Raymond at Ati Angel, sorry, nagkamali ako. Sila ay couple, galing din ng Dubai, UAE, pero nakasama ko sila sa Abu Dhabi, sa isang company kami, pero magkakaiba kami ng company. So, tatlo kami magkakaiba ng company, pero sila nag-asawa. Ganyan. So, hindi ko din iniisip na nag-apply din pala sila pa Poland. And then, ayun nga, nakita niya din yung post ko about Poland. Sasabi niya, papunta din kami dyan. Inaantay ko lang yung asawa ko kasi nga, inaantay pa yung back pay. Ganyan, ganyan, ganyan. So, sabi ko, nag-5 months ako sa Poland. Nagtrabaho ka sa waiter. Ang baba lang ng sahod sa Poland. Actually, isa din yan sa topic, top issue ngayon ang Poland, sa salary. Kasi ang dami kong nakikita dun sa Pinoy Workers Group in Poland na tinatanong lagi yung salary doon. Balita ko po, mababa yung sahod dyan. Balita ko po, hindi maganda dyan. Alam mo guys, yun na lang laging nakikita ko sa group na yun. So, minsan ako, nagko-comment ako pag gusto kong mag-comment. Minsan naman, ini-ignore ko na lang. So, sabi ko, as per my experience, kung nagtatrabaho ko sa hotel as a waiter, siguro yung sahod mo is above 24,000 pesos or 26 above. Pero nung kami kasi, nung pumasok ang Burmans, bumaba siya ng 24,000. Kasi nga, walang gaanong guest, walang gaanong customer, mahina ang hotel, tapos maraming day off. Yun ang epekto ng mga hotel dyan sa Poland. Hindi ko din alam kung mas ano pa yung mga hotel sa city, kasi yung sa amin malayo siya sa pinaka-city, like malayo siya sa Warsaw ng Poland. Yung sa amin kasi parang outside na siya ng city, pero tinatawag din siyang city kasi maraming city ang Poland eh. So yung city namin yun, medyo may pagka-tourist spot siya kasi tabi siya ng dagat.
And then ano po bang may mga magagandang pasyalan din doon. So may mga customer kaming mga German, Italy, ganyan. Mga ano din, mga part ng Europe din. Pero nung pumasok ang Burmans, humina. Tapos 3 days off straight, 2 days off straight. Minsan walang pasok, minsan pinapauwi ka ng maaga. Kasi nga yung trabaho namin is mandate contract is per hour, no work, no pay, and then per hour yung bayad sa'yo. So ayun guys, ang kaiban nga yung salary nga doon mababa. So nung hindi pumasok ang Burmans, sumasahod kami kasi minsan 10 hours kami, 8 hours, tapos isang beses lang mag-day off sa isang linggo, and then umabot kami ng 30 to 31,000. Nung pumasok ang Burmans, bumaba na ng 24. Pero hindi na siya bababa ng 24,000, 24 above. Parang 24, 25, 26, ganyan, 24, 25, 26. Hindi naman siya bumaba as 22, 19, hindi siya bumaba, guys. So, what more sa factory? Sa factory kasi, guys, pwede nyo naman kitain yung malaki. It depends sa kaya nyong oras, kung kaya pa ng katawan nyo, kaya pa ng oras ninyo, kung gusto mo talagang, So, nakadepende sa iyo yung sahod mo. Pero pagkakarinig ko, yung mga factory, mabigat talaga yung trabaho dyan, walang magahan. So, kung gusto nyong kumita ng 35 to 40 to 50,000, try nyo ang mga meat factory, chicken factory, baboy ng factory ng baboy, ganyan, baka, turkey, ganyan. Try nyo yung mga yan kung gusto nyong kumita ng 40,000 above or 35,000 above. Pero sinasabi ko sa inyo, yun nga, mabigat ang trabaho dyan. So sabi naman nila, walang mabigat, wala namang magahan na trabaho, lahat pinaghihirapan. Totoo yun. Kahit nung kami sa hotel, iniisip nyo pa, waiter, di ba? Parang magahan. Hindi. Yung waiter kasi namin doon is buffet. So, bus out lang kami ng bus out ng mga pinagkainan ng mga customer. Talagang ang biro mo, ganyan, kadaming plato, bubuhatin mo. So, ayun guys, yung sahod sa Poland is mababa siya. So sabi namin, kaya kami nag-decide na mag-try ng Paris kasi pagod na kami sa hotel, magpakapagod na lang kami dun sa malaking kita na. Kaya nag-try kami ng Paris. So let's move to Paris salary na. So ito na yung pinaka-main topic natin guys. Kung bago ka nga dito sa Paris, alimbawa nagpaplano ka lumipat, syempre pag nagpaplano ka lumipat, unang problema mo dyan is saan ka titira. So kung may kaibigan ka dito na naka-stay na, nakabase na, na matagal na dito, or even bagong lipat sila dito, so pwede kang magtanong sa kanila kung pwede ka nilang ihanap ng bed space or kung kaya mong isolo yung bahay. Kasi kapag solo yung bahay na mga 9 square meter or 9 mid-carry, ano ba tawag nila doon? Maliit lang yung 9, 10, 11, 12. Ganyan lang yung size ng bahay sa city. So, good for one to two person lang siya. Kung mag-try kayo doon, talagang sardinas na kayo. So, ano pa, grabe pa sa sardinas. Yung sardinas, may konting space pa, pero yung ganun, wala eh. So, gets nyo yung point ko na masikip talaga yung mga bahay sa city, lalo na yung mga nakatira sa city na ganyan lang yung size ng bahay, yung mga 9, 10, 11 square meter or basta yun yung size nila. So, kung may mga kakilala kayo na dito na matagal na or bago pa lang, na pwede kayo nilang munang patuloyan sa kanila or magpahanap kayo ng bahay sa kanila. So, yun na yung number one. So, pinakamurang bahay na dito is 200. Depende pa yung 200 kasi baka hindi pa kasama dyan yung mga internet, yung bill ng kuryente, etc. etc. So let's say 250 to 300 ang bed space dito sa Paris. So kailangan mong mag-ipon ng ganun amount para makapag-bed space ka. Kasi minsan yung mga nagpapa-bed space dito, umihingi pa sila ng 1 month advance and 1 month deposit. Even nagpapahanap ka ng sariling bahay mo dito na ikaw lang mag-isa, so ganun lang din, 1 month advance, 1 month deposit. Pero kasi hindi naman basta-basta makukuha ka nila ng bahay. Minsan kasi chine-check nila yung monthly income mo, like yung salary, or pwede naman hindi, depende kung kanino ka kumuha ng bahay. Pero may mga ganun pangyayari na kailangan na tab, alimbawa yung kinikita mo is 1.5, so yung bahay mo monthly is 500, so pwede kang makakuha ng bahay kasi
halos tablado lang kayo. Ang pagkakaalam ko parang 3 times, yun yung tinatawag nila na ano, na kung monthly, 1 month advance, 1 month deposit, tapos yung bayad mo pa, di ba? So parang 3 times siya. Ngayon, ang trabaho, yun nga, yung bahay, mga, ano ka na lang, magtabi ka na lang, let's say, ano na lang, 250 to 300 euro ang bed space dito. And then, trabaho. So, for example, may bahay ka na. So, pwede ka na magbiyahe anytime from Poland, from Czech Republic, from Croatia, from Malta, from Belgium. So, pwede ka nang mag-move kasi nakahanap ka na ng bahay mo. So, pagdating mo dito is, pangalawa mong sisikapin, hanapin is trabaho. So, para sa akin, bago ka maghanap ng bahay, isama mo na rin yung trabaho kung meron bang pwedeng ibigay sa iyo yung kaibigan mo, yung kakilala mo, yung mga kaibigan mo na matagal na dito. Kung meron silang may offer na work, at least mga full-time or semi-full-time. Pag sinabing full-time, guys, is 8 to 10 hours a day yon, isang amo lang or sa isang amo ka lang. Depende kung, kasi mas madalas kasi or mas malaki ang opportunity ng babae dito kumpara mo sa lalaki. Kasi syempre, babae, yun nga, nakakapag-alaga sila ng bata, full-time, nani, cook, ganyan. Tapos mas gusto din ng mga ibang amo dito na babae yung nagtatrabaho sa kanila. So, swerte pa rin kami mga lalaki dito na nakakakuha ng trabaho kahit na gusto, kahit na may mga anak na babae yung mga amo, yung mga hindi maselan. So, very lucky yung mga iba na nag-aalaga ng mga batang babae na lalaki, 'di ba? Nagsusundo ng batang babae sa school na lalaki. So, thankful kami kasi nakakakuha yung mga or kami ng mga trabaho kahit na alam mo, di ba sabi nga nila, nanny is for ladies only. Pero dito sa Paris, since open-minded sila, liberated sila, parang normal lang dito ang mga babae at lalaki sa bahay. So parang ganun, pero mas malaki pa rin ang opportunity ng mga babae kumpara mo sa lalaki. Kaya maraming lalaki dito na hirap makahanap ng trabaho. So, ayun nga, kung nagpapahanap ka ng bahay, magpahanap ka na rin ng trabaho na baka pwede mo akong i-ano dyan na kahit kabayan rate lang. Kasi pag sinabi natin kabayan rate, guys, ang pasahod ng kabayan is like 8 to 10 hours a day, alagaan mo yung anak nila, and then ang binibigay lang nila ng sahod is 400 to 450 euro. Pag medyo galante si kabayan, 500 to 550. So 8 hours to 10 hours yun, depende kung maaga uuwi yung nanay ng bata. And then monthly yun, sabihin na natin 500 euro including the half of Nabigo. Yung Nabigo is yung ticket sa train. So sabihin natin 500 na lang bigay sa'yo. So magkanong bahay mo? Sabi mong bahay mo 300. And then Nabigo mo, since binibigyan ka ng 50%, sabihin mo na lang 335. So 335, sabi mo yung pagkain mo, 100, 435. So, magkano na lang yun sa'yo, di ba? Konti na lang. Nasa 85, nasa 65 euro na lang. So, yun nga guys, maganda ang sahod dito is makakuha ka ng 1,000 to 1,500 at least a month yung starting mo. Alam nyo, napakaswerte ng mga bagong dating na iba dito kasi marami silang kakilala, marami silang kaibigan. Yung iba nga, nagbibenta na ng katawan. Hindi ko na, ano yun, parang kasama na yun, no? Hindi naman lahat. Pero may ibang gumagawa na kakilala ko na dahil sa, no, yung no choice na kailangan nilang lunukin yung fried, yung sikmura nila, para lang makasurvive sila dito sa Paris. For the meantime, yung nag-i-start pa lang sila dito. So guys, ayun, yung trabaho kasi para sa lalaki dito, talaga napakahirap maghanap. Especially sa bahay kasi madalas hanapin nila talaga is babae. So napakaswerte talaga ng mga bagong dating na lalaki na nakakapasok pa rin sa trabahong bahay. So tulad na lang ng mga ibang kakilala ko, kahit hindi sila masahista, nagpapanggap sila na masahista para lang meron silang kitain kahit papaano. Siyempre alam naman dito
is may konting bayad diyan, ganyan, hagod ganyan. So, na ano ko lahat 'yan, alam ko lahat ng kalakaran dito sa Paris. So, base din sa mga nagkukwento na nakakasama namin. Kaya dito hindi kami ganong ano eh, mabarkada dito sa Paris kasi Paris parang nasa Pilipinas ka lang eh. Marami din Marites dito. Marami din kabayan na loko-loko, marami din kabayan na pwede kang sirain, maraming kabayan na scammer, marami dito, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa ibang bansa, dito din sa Paris, marami. So, ingat-ingat na lang din tayo sa mga kabayan natin na kikilala, online, ganyan, or sinasamahan, kasi anytime pwede ka nilang i-backstab, di ba? So, yun nga guys, aside from bahay, ang pahanap mo bago ka lumipat dito is trabaho na din. Para just in case lumipat ka dito, at least meron ka ng pang-start kahit ilan oras lang makuha mong trabaho or kung maganda yan, kung full-time or semi-full-time. And then, so kung may bahay ka na, tutulungan ka naman ng mga, ano mo eh, yung mga tinatanungan mo ng kung paano kumuha ng ticket sa train station, paano bumiyahe, ganyan. Tutulungan ka naman na hindi ka nila papabayaan. So, ayun guys, ang trabaho talaga dito sa lalaki is mahirap. Yun nga lagi nila sinasabi. Kung ano nyo sa mag-member ko, kung yung mga nagpaplano lumipat ng Paris, mag-member kayo sa Pinoy Ad Paris. Pinoy group yun dito na maraming member din. Nasa 21,000 yan yung member doon. So, maraming post doon na pwede nyong mabasa about dito sa Paris. Trabaho, kalakaran, negosyo, part-time. Marami doon, marami kayong mababasa doon. So, ayun guys, iyanon nyo lang yung bahay and then trabaho and then yung ano, kailangan dito kapag lumilipat ka sa Paris, may baon ka at least 1.5 para pangtustos mo sa sarili mo habang nag-start ka. Actually guys, ang swerte pala nung mga bagong ibang naririnig kong bagong lipat pa lang dito. First month pa lang nila, sumasahod na sila ng 1, 2, 1, 5. Mga lalaki ha. 1, 2, 1, 5, 2,000. Pero guys, first month ko dito, sumahod ako 200 euro lang. So, and then second month ko, 450. And then third month ko, 600. And then fourth month ko, 800. Parang pataas na ng pataas yung nagkakaroon na ako ng mga kakilala, contact, mga ganyan, iba-iba. Hanggang nag-1,000 na, nag-1,200 na, nag-1,300 na, nag-1,500 na, nag-1,700 na. Parang ganun guys. Pero dito, sabi ko nga, ako first month ko dito, 200 euro lang ang sinahod ko. Buti pa kayo, 1,200? Laki na ng 1,200 ha. 1,400? Laki na ng 1,400 ha. Ganyan, yung mga nakakwentuhan ko dito na nakakasalubong ko, nagiging kaibigan namin, ganyan. Pero, di ba guys, kasi ako, wala akong masyadong kakilala, sila marami. So, mas maganda dito na marami kang kakilala. Pero yung mga iba dito kasi guys, marami nga silang kakilala, hindi naman sila natutulungan. Alam mo yung, alimbawa, nasa bansang Taiwan ka pa lang, uy pare, kapag approve ka na, punta ka dito sa Paris, marami kaming part-time na ibibigay sa'yo. Alam mo, pagdating nila dito sa Paris, hindi na nila makontak katulad nung kasama namin sa bahay, hindi na sila makontak, sabi nga, bibigyan ng trabaho, ganyan, hindi naman sila tinatanungan. Eh, parang nagulat pa nga lang daw, nagulat daw sila na nandito na siya sa Paris. So, di ba? Alam yung mga ganun paasang tao. So, ayun guys, then yung salary sana, no? Dito kasi kung sumasahod ka na ng 1,000, parang sobra na yun sa'yo kung nag-i-start ka pa lang. Pero kulang yon kung marami ka talagang utang na iniwan, inutang sa pag-process, sa paglipat, ganyan. So, swerte pa rin talaga yung maraming kakilala dito na nabibigyan ng opportunity na nabibigyan nila ng trabaho yung mga kaibigan nilang gusto lumipat dito. Yung mga magpipinsan, magkakaibigan, na gustong sama-sama, ganyan. So, yun guys, kami nga, tapos yung bahay pala. Ayun, ito yung bahay, bali blessing sa amin tong bahay, nakakuha na kami ng bahay, nakakontrata sa amin. Ngayon, yung kabilang room, pinabed space namin siya. So, tatlo yung bed spacer namin dito. Pero hindi naman siya actually bed space, parang kumuha lang kami ng cashier namin para makatipid kami ng bayad ng bahay. Pantay-pantay kami ng bayad ng bahay. So, libre na rin yung mga cooking ingredients nila. Kape at sukal, di ba? Saan pa sila hanap nun? So, nung kami kasi bago dito, tinulungan kami. So, parang kami ginaganti lang din namin sa iba na tumulong din.
So, ayun guys, pag-isipan nyo ng mabuti bago kayo lumipat dito. Make sure na meron kayong dadatnan na bahay. At least, konting trabaho na dadatnan. Kung wala man, kailangan nyong maghanap at gumalaw dito. Kasi, yung iba dito, hindi sinuswerte. Bumabalik din ng Poland, bumabalik din ng Malta, ganyan. Parang nag-try lang sila dito, sinusubok nila kung para sa kanila ang Paris. Pero kapag sinuwerte sila, hindi na sila alis dito. Mag-for good na sila dito hanggang ma-expire yung mga visa nila. So, parang medyo naligaw ako sa topic natin. Pero ayun nga, yung bahay, trabaho, ang pinaka-importante dito, una mong mahanap bago ka lumipat dito. Pero kung talagang malakas ang loob mo, dito mo gustong mag-start, maghanap ng trabaho, bakit hindi? Kung may budget ka naman na pangtustos sa buwan mo, like yung bed space mo, yung pagkain mo, at saka yung transportation mo. Kung kaya mo naman tustusin yun habang naghanap ng trabaho dito, bakit hindi ka lumipat, di ba? Wala naman nagbabawal sa'yo. Pero mahirap talaga yung bed space dito, lalo na kung yung iba din kasi, yung mga kaibigan nyo din kasi nagkikipag bed space lang sila or nakikituloy lang din sila. Kaya minsan hirap din silang tulungan kayo na ihanap ng bed space. Kasi ngayon dito, medyo mahirap yung bed space eh. Pero marami naman bahay dito, kaso nahirap pa lang yung ibang maghanap talaga. So, ayan guys, siguro hanggang dito muna yung video natin for today na about sa idea kung paano kung gusto mong lumipat dito sa Paris, France, no? So, na-discuss ko na yung school, kung paano mag-apply ng school, paano mag-apply ng aid medical, pa-check na lang po sa mga content ko. And then, kung may katanungan po kayo, willing po ako magipag-chat sa Facebook account ko, i-message nyo lang ako, Ron Herreresus. And then, yun na. Hanggang muna dito muna tayo. Bye guys. Ingat po kayo lagi.